Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Guys, may tutorial for today guys. Ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng lumpiang Shanghai. Okay guys, ang ano nito, ang gagamitin ko po is tuna. Century tuna. Guys, kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel. Nasa baba lang po, bandang kanan. Tapos i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa next tutorial ko. Okay guys, bago ko po umpisa ng tutorial, maraming salamat pala sa lahat ng subscriber ko po na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay guys, sige, let's go, umpisa na po natin. Keep on watching po. Okay guys, ito po yung gagamitin nating sangkap para sa paggawa ng lumpiang Shanghai, no? Okay, papakita ko po sa inyo. Nandito yung ano, lumpia wrapper. Tapos, ito yung carrots. Inano ko na to guys. Hiniwa-hiwa. Tapos yung patatas. Celery, andyan na. Tapos sibuyas, bawang. Tapos yung pamintang durog. Ang gagamitin ko po is century tuna. Ang ginagamit po kasi nila yung karning giniling. So tinanggal ko na po yung ano niyan, yung sabaw niya. So itong gagamitin ko kasi mamaya sa pagbabalot. Mantika po kasi ang ginagamit nila minsan sa pagbabalot para ipaka-close yung ano niya, pagbalot. Pwede rin po ihalo ko rito sa pag-isa nito. Okay? So umpisa na po natin guys sa pagluluto. Keep on watching po. Okay guys, ang una natin gagawin, initin muna natin ang kawali. Okay, tapos pagka mainit na guys, maglagay tayo ng kunting mantika. Katamtaman lang po. Tapos, gigisahin muna natin ang ano, ang sibuyas. Tapos ang bawang lalagay din natin. Kapag medyo ano na, medyo luto na yung sibuyas at bawang, kasunod nito lalagay na natin ang ano natin, century tuna. Okay. Haluin lang natin hanggang medyo maluto siya. Tapos pagkaluto na, ilagay na natin ang ano, ang carrots. Haluin lang natin. Tapos ang patatas naman ngayon. Haluin lang natin guys para hindi siya dumikit sa kawali. Okay. Tapos lagyan na natin ngayon ng ano, ng 1/4 teaspoon na ano, durog na paminta. Tapos isang kutsara ng ano, maliit lang na kutsara, asin. Tamtaman lang. Tapos ilagay na rin natin yung sabaw ng tuna. Kahit konti lang din para malagyan lang ng sabaw, no? Tapos haluin naman natin ngayon. Ang gagawin lang natin guys, medium heat lang po ang gagamitin natin. Tapoy para hindi siya masyado masunog. Bilis maubos yung sabaw niya. Hanggang maluto lagi yung ano, yung carrots at saka ano, patatas. Pwede na yan. Ayan, medyo kumulo na. Haluin lang natin. Tapos ilalagay na natin ngayon ang celery. Huli kasi ang celery dito. Ang bilis lang kasi maanot ang dahon ng celery.
bilis lang maluto. Okay, ayan na guys, malapit na matapos. Maluluto na to. Napaka-basic lang naman gawin guys, sana nakuha nyo po. Ayan guys, itatransfer natin to sa lagayan. Okay, ayan guys, palamigin lang natin para mabilis ang pagbalot natin. Palamigin na natin. Ayan, nakahanda na guys. Pag malamig na guys, pwede na tayo magbalot. Ayan guys, ganito ang gagawin natin. Kunting ano lang. Ayan, pakunti-kunti lang tayo. Ganyan lang, ganyan. Tapos ang pagbalot nyan, una tutupiin lang natin. Tapos pag kabilaan, kailangan tupiin para close talaga siya, hindi sumabog yung ano, yung laman na nilagay natin dyan, yung pinakapalaman niya. Tapos ayan, babasain lang natin. Ayan, ginamit ko guys yung sa bawto ng tuna. Ang iba kasi ginagamit dyan yung mantika para dumikit po, para ma-close po yung ano nya. So ayan, ganun lang kadali guys. Sana nakuha nyo po. Guys, pa-init ulit tayo ng ano, kawali. Prituhin na natin ngayon. Lagay tayo ng mantika. Kailangan mantika natin medyo marami, yung siguro matakpan lahat yung ano ng kawali. Yung umangat siya ng kahit konti lang, umangat lang yung mantika sa kawali. Tapos ilagay na natin. Dapat bantayan natin guys kasi mabilis lang tumaluto, manipis lang po kasi yung wrapper ng ano, Shanghai. So bantayan lang natin. Medyo golden brown na siya. Pwede na natin baliktarin yan guys. Ayan guys, bantayan natin pag ganyan guys. Oh, ganyan. Medyo golden brown na. Ayan, baliktarin na natin. Hindi kasi pwede na hayaan natin, baka masunog. So guys, ganun lang kadali guys, no? Sana may nakuha nyo po. Ayan guys, pwede na natin ito hanguin. Luto na. May ulam na tayo guys. So ayan guys, ang finished product natin. So, thank you guys. Okay guys, natapos rin ang pagluluto natin, ang paggawa ng Shanghai. Okay, sana may natutunan po kayo sa tutorial ko ngayon. Please, don't forget to subscribe. Nasa baba lang po, bandang kanan. Okay? Tapos, i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga next tutorial ko na ina-upload ko po sa aking YouTube channel. Okay guys? Thank you po. God bless. Keep safe and bye-bye. God bless po.